Good morning, peeps! Another day of our life and another video na naman po tayo. So, ang ganda ng feeling o sa feeling pagpagising mo sa umaga. Konti na lang yung lilinisan mo kasi syempre naglinis ka na kagabi. At you can see yung kama namin is, or kwarto namin is malinis na. Then, bumili pala ako ng lens para sa camera ng asawa ko kasi of course mahilig siya. Yan naman talaga yung hobby niya, yung mag taking photos. At buti na lang na bumili ako, at least mapicturean niya din ako ng maayos. Di ko ba alam kung ano yung quality ng Apple. Kung marunong ka lang siguro talagang gumamit ng Apple na setting ng pag picture, siguro okay. Pero kapag nagtitake ng picture ako gamit yung Apple ko, is ano siya, makikita mo talaga yung pores ko, ganun. So, yeah, bumili po ako nitong lens. At saka, ang bago sa akin ngayon is yung nagpa-nose piercing po ako. Ito na po yung third attempt ko for, siguro in 2 years. Ito na yung pangatlong attempt ko. Kasi lagi siyang nagkaka-infection. Kasi nga, sobrang kulit ko. Sabi ng, naglagay, wag na wag mong gagalawin. Yung tanggalin, tapos ibalik. So, ang tigas ng ulo ko kasi feel ko, mas magaling ako sa kanya. Kumbaga, ay hindi, kaya ko. Yan yung parang tinitreat ko siya as parang tenga. Yung, alam niya, butas sa tenga. So, yun. Tingnan nyo naman ang sala namin. Sobrang ganda. Nakaka-refreshing pagising mo sa umaga. May mga pagkain. Tapos, beautiful nature like flower. My birds is already awake since 5 a.m. At of course, tingnan nyo naman yung... Yan! Alam nyo, sa ibang video ko, madalas yung... makita ang itong malinis. But today, it's clean. And even our kitchen, oh, malinis po. Kasi everyday, pag nagbibideo ako, laging makalat po yan. At alam niyo po ba, yung asawa ko, favorite niya po itong kapeng to. Kopi ko, brown. Yan. Meron siyang mga ibang kape dito. Pero ayaw niya. Sabi niya, gusto ko yung kopi ko. So, kahapon, pumunta po kami sa Asian shop at yun, nabili po namin yung coffee ko na yan. Anyways, today is, naglalaba kasi ako ngayon. Then, habang naglalaba ako, is, ipapakita ko sa inyo yung bago naming, tingnan nyo, may isa pa rin langaw na natira. Kasi nagluto ako ng, every time na magluto ako dito, talagang yung langaw, nakakapasok din. Namin alam kung saan banda pumapasok tong langaw na to. But, para siyang video. They find ways. So, yun na nga. Sana ba ako? Basta, ipapakita ko sa inyo mamaya pagkatapos kong i-open to. I-unbox natin tong perfume na to. Alam niyo naman na mahilig talaga ako sa perfume. Ipapakita ko sa inyo yung bago naming washing machine. Ang saya ko. Di ko alam kung nasabi ko na ba to sa old videos ko. Pero nabili namin yung washing machine nung Saturday lang. At sobrang saya ko kasi yun bang feeling na alam mo pag sinuot mo na yung damit mo is talagang malinis. Kasi wala talaga akong tiwala sa washing machine namin dati. Well, sobrang tagal din naman ng washing machine na yun. Siguro mga 7 years na yung old washing machine namin at hindi na nakakatanggal ng dumi. So, every time naglalaba ako, yung kalahati, basa yung kalahati, parang wala, walang, kumbaga hindi nalaba, or na, basta, yun na. So, yun na. This morning din is, of course, yung client ko is binigyan niya ako ng maraming crabs at ipapakita ko po sa inyo yan. Pagkatapos ko ipapakita sa inyo yung mga dapat ko ipakita, punta po ako sa second hand shop today kasi nga bibili ako ng pamunas, yung rug. Ano ba yan na sa Tagalog?
Pamunas? Basta yung para sa sahig, yun. Kasi, yung ano namin, no, sa sahig, yung mga pamunas namin sa sahig is, siguro mga 5 years na. Tapos walang, hindi kami bumibili ng bago. Kasi yung asawa ko, ay nako, ayaw mag-invest sa mga ganung bagay. Hindi ako, mahilig. Gusto ko naman yung mga malinis. Yung pagtingnan mo, ay bongga, kahit hindi ka man mayaman. Pero, kumbaga, alam niyo na, nakaka-refresh. So, yung first perfume natin is Pink Diamond. Ang amoy niya is, ano, amoy give na sabon or safeguard. Bakit ba ito binili? So, okay lang siya. Ang kagandahan, the reason bakit ko siya binili is, ay, akala ko marirefill. Para ba to? Ay, nako. Gumasto ako sa... The reason talaga na binilit ko tong perfume na to, kasi akala ko, refill perfume. Sabi ko, ay, ang ganda ng bottle. At least kung maubos ko, mapapalitan ko siya ng... Ano, ng perfume. Kaso, hindi. Ito, amoy give. So, ilalagay ko lang siya dito in case, alam niyo na, pamimigay ko na lang to. Amoy sabon. Ito naman is romantic moment. Tingnan natin kung romantic ba talaga tong amoy na to. Yan. Ay, pag! I love this. Ang amoy na to is... Ano oh, alam niyo na yung mga perfume natin, o cologne natin dati na juicy, yung mga ganun. Ganun yung amoy niya, mabango. Ikikip ko to, o gagamitin ko to. Bango. Yan. Pero yung isa ayaw ko kasi, amoy ano. Amoy bagong ligo ka, yung first. Ito naman is Diva Girl Shine Sugar. So, lahat na to ay, ano siya, oh, natural spray vaporizer. Tingnan naman natin. Amoyin natin to. Tingnan yung ganda ng container niya. Parang wala akong maamoy. Ito, amoy niya is, ano, oh, hindi siya juicy. Yung isang, ano ba yun, ha? Basta parang, ano, kasing... Parang wala talaga siyang amoy. Biglang mawawala ang amoy. Ayaw ko to. Not bad. So, ito, panisayang. Next time, bahala na mahal yung pagbili ko ng perfume. At least, talagang alam kong gusto ko yung amoy. Yung first, makit yung ulo ko yung first perfume. Ito naman is Blue Wonder. Tingnan natin. I bet. Mabango. Parang, yung ano, para siyang vibes ng pagkagising mo ng umaga, fresh ka. Ganito. Bet ko rin to. So, dalawa lang yung gagamitin ko at yung eto is ipamimigay ko. So, let's go na sa baba, guys. Ipapakita ko sa inyo yung washing machine at yung crabs na ibinigay sa akin. Alam nyo, guys, eto yung mga collection ko na perfume na di ko na ginagamit at ipinapagamit ko sa mga junakis ng asawa ko. Ay, chika. Ito. Yan. So, may additional na naman sila na pwede nilang gamitin. At least, everyone smells good, feels good. Ta-da! Yan. Yung mga perfume. Ito, ikikip ko to. Lagay natin to. Oh my gosh, sumakit ang ulo ko sa perfume. At kapag sumasakit ang ulo ko, nagkaka-bad mood po ako.
Ito naman yung perfume collection natin. Ayan. Ma-additional naman po tayo. At magugulat naman si my loves kung bakit magpanibago na namang perfume. Okay. Let's go, guys. Ay, ay, ay. Ang ganda ng araw ko. Punta tayo sa baba. Kasi yung washing machine namin dati, kapag naglalaba ako, siniset ko lang siya ng 15 minutes. Tapos yun na. Etong bago naming washing machine, parang may sariling buhay. Siya talaga yung nagsiset kung ano yung mag, kumbaga yung option, hindi na nakalagay kung gaano katagal. Mga names lang talaga. O, yun na. So, nilinis ko na rin po dyan. Tingnan nyo naman. Medyo malinis na. Kung nakita nyo lang yung last video ko na medyo. So, yan po yung bagong washing machine namin. At alam nyo po ba, pinindot ko, Easy Care, Quiet Wash pala. Sinet ko siya ng Quiet Wash. At alam nyo kung gano'ng katagal? 2.5 hours. Tingnan nyo. At ito, medyo inaayos ko na. Ito na lang yung side na to ang kailangan kong ayusin at yung mga files. Then, pag matapos ko na tong labhan lahat, yun na, go for the girl! At eto, yung iba neto is ipamimigay din namin yung mga di na namin magagamit. Yan. At eto naman yung crumbs ko. Tingnan nyo naman, guys. San kayo? Kasi pag bibili ako ng ganitong crumbs, alam nyo, ang mahal po. Ilagay ko lang kayo ganon. Ganon. Tingnan nyo, guys. Ito siguro pang 2 days ko na to. Mas malaki pa sa akin, oh. Yan. At meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pieces. Yan. Thank you for my lovely client. At linisin ko din po tong red cologne namin. Ito dito. At saka, ito yung mga baby Junakis ng Red Claw. At ito dito. Yan, aayusin natin to. Well, aayusin ko. Kasi nga, clean is good, health is good, and health is well. Charot. Oh, tingnan nyo naman yung aso ko, guys. Oh, sobrang bait man. Sobrang bait man ni Boomer yan. Hello, my baby Boom. I love you, Boom. Sus, bait niyan. Always taking care of us, guys. Hindi ko na talaga kaya. Kailangan kong hugasan yung kamay ko. Kung saan inisprayan ko ng perfume kasi grabe. Ang tapang at ang baho. Para sa akin, mabaho. So yung next goal ko po is bibili po kami ng freezer. Kasi yung freezer namin ngayon or fridge is nagli-leak. Matagal na po yan nagli-leak. Nagko-complain na nga ako sa asawa ko dati pa. Nasabi ko, babe, we need to buy a new fridge. Kay, makuryente na tayo niyan. Kailan ka po mag-take action kapag may buhay na na masawi, charurat. So, ako na lang po yung mag-iipon para makabili po kami ng freezer namin. Itong freezer na to, nako, mas matagal pa to kaysa sa akin. Ito ho, yung goal. Tingnan nyo naman. Yan. At tingnan nyo, wala nang handle. Ganon siya sobrang tagal. At nabili po nila to second hand. Hindi pa talaga brand new. So, ito yung goal ko. Para ma-motivate ko na makabili ako ng bagong fridge. O makabili kami ng bagong fridge. Dapat, mabayaran ko muna yung asawa ko ng car.
pang grocery, pang bayad ko sa renta na nagmamasage ako dito, tsaka renta ng bahay. So, alam ko naman sa kapag mag-asawa, 'di ba? Sabi, "Oh, mag-asawa naman tayo." So, ikaw na bahala sa bayaran na 'to. Tapos, alam niyo yung ganung tipong ano, yung agreement na kapag mag-asawa, syempre since yung asawa is nasa bahay lang din naman, siya na yun mag-focus na maglinis ng bahay, mag-alaga ng mga bata. Ako naman is different. Kahit ako yung naglilinis talaga ng bahay, gusto ko pa rin na ano, in terms of mga payment, kung gusto ko nga, kung ako lang, kung kaya ko lang talaga, gusto ko ako mag, ano, magbayad ng lahat ng mga babayarin. Kaysa sa yung mag-depend sa asawa ko na, ay, asawa ko naman siya, lalaki naman siya, siya naman naghahanap buhay, siya na magbayad. Para sa akin, gagawa ko ng paraan para magkapera ako kasi gusto, sinabihan ko talaga yung asawa ko. Sabi ko, "Babe, payagan mo naman ako na magbayad ako ng half sa lahat ng mga babayarin. Kumbaga, treat me as boarders ba? Kumbaga, nakikitira lang dito. Kasi, para sa akin, nakukonsensya ako pag alam ko naman may ambag ako. Ako yung bumibili ng grocery. Pero, para lang sa akin, mas nagaganahan ako, mas napaproud ako sa sarili ko pag, kumbaga, I'm capable to pay my expenses as well. Charot. O, ganun yung mga, ano ko, aurahan ko sa buhay. Kasi nung lumalaki ako, nung bata pa ako, talagang kayod kasi ako eh. Kahit nag-aaral ako, nagmamassage ako para kahit papaano, hindi na ako maghingi ng pambaon sa ano, sa mga nagpapalaki sa amin. At masaya din kapag may pera ako, nakakabili ako ng pagkain para sa bahay namin sa Pilipinas. At ang sarap lang sa feelings na may ambag ka din sa family. So anyways guys, gusto ko palang magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe po sa aming YouTube channel. Di ko alam eh, di ko alam kung scam lang ba. Kasi yung subscriber namin is talagang tumataas siya ha. It's been a long time. I think in a couple of weeks, hindi po ako nag-vlog. Pero yung pag-increase, yung may amount pa rin na nag-i-increase yung ano namin o subscriber namin. So maraming salamat po sa mga nagsusupport po sa amin. At sa mga bagong subscriber, ako po pala si EJ Jaisal. Alam niyo po, ang dami ko kasing pangalan eh. Ang haba kasi ng pangalan ko, Edmarie Jaisal Padasig Katingog. So, yan po yung talagang complete name ko. Yung iba, tinatawag nila akong EJ. Yung iba, tinatawag akong Jaisal. Yung iba, tinatawag akong Ed. Yung iba, tinatawag akong Marie. So, depende na sa inyo kung ano tawagin nyo. Siguro mas madali pag be. Be! Charot. Anyways guys, thank you so much sa pag-watch. Kung meron man po kayong mga gustong malaman about sa akin, about sa aming mag-asawa, just comment in the comment section po. And don't forget sa mga nanonood ngayon, don't forget to subscribe. I-click niyo na po yung subscription button para lagi po kayong updated sa aming video. Thank you so much for watching and see you in my next video.